Everyone, what's up? This is me again, Alberto Rana. So for today, ay may ihahatid ako sa inyong tips. Ito ay para lamang sa mga open-minded. Bago ang lahat ng yan, ito ay para lamang sa open-minded at bukas ang kaisipan. So bago ang lahat ng yan, mag-intro muna tayo. Me, Albert Rana. So ano nga ba ngayon ang pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin is peligrosong hatid ng mga kinakabit sa inyong mga ari katulad ng mga lalaki na mahilig maglagay ng bulita sa kanilang mga ari dahil hindi makontento. So, pag-uusapan natin ngayon yan. At kung ano ang klase ng mga bulitas o artificial na ginagamit dito. So, ang mga bulitas ay iba't ibang klase. So, ang bulitas o artificial funnel o nullalis o implant sa ari o kadalasang maliit na bulang pwedeng yari sa plastic or metal na kahoy or special na klase ng bato at glass. So, yan po yung mga ari or mga uri ng na bulitas natin na tinatawag. So, mata ko parang papikit na, guys. So, pero kailangan natin gawin tong content na ito. So dahil nga karamihan ay mahilig magkabit nito o mahilig gamitin kapag nakipagtalik sa kanilang partner. Dahil yung iba nawawala ng kumpiyansa, baka hindi nila maibigay ng 100% yung pangangailangan ng kanilang partner. So, having a bulitas daw or bell na tinatawag, sense of pakikisama with other Pinoy or men about sa mga kaibigan or natutukso or natutuksong maglagay or magpakabit ng bulitas. Pero guys, take note, hindi po magandang magpakabit ng bulitas ng basta-basta. Kailangan nyo pong magpakonsult o sa mas marunong magkabit na doktor o mayroong tinatawag dyan, doktor ang pwede lang magkabit. Kahit na minsan ay hindi nga rekomendado ito sa lahat ng kalalakihan ang bulitas na magpakabit ka. Kasi take note guys, pwede itong mauwi sa hindi maganda. Pwede itong mauwi sa pagkasugat ng iyong ari o pwede itong magkaroon ng infection sa iyong kalusugan o sa loob ng ari mo. So kadalasan ng iba mga kalalakihan ay isinisisi rin yung kanilang pagkabaog sa paggamit nila ng bulitas dahil yung iba ay gumagamit ng bulitas. O kasi minsan guys, kapag gumamit ng bulitas, pwedeng magsugat ang inyong pinagkabitan ng ari. Kapag kayo'y ipinasok niyo yung inyong ari sa ari ng babae, of course, magagasgas yun habang ikinakayod nyo doon sa loob at may posibilidad din magkaroon ng sugat o masugatan nyo ang ari ng babae. Take note guys, hindi talaga rekomendado or hindi talaga yan ipinapa gamit sa kalalakihan. Dahil nga hindi talaga yan maganda ang nodule na yan. Nodule fall of penis na tinatawag. So, base na rin sa mga nalaman ko o pag-research about that, hindi talaga siya rekomendado na gamitin. Kasi mayroong kababaihan na kapag sila'y ginalaw ay nasasaktan dahil minsan ay sumasabit sa loob ng ari ng babae or sumasabit kapag ipinasok na yung ari ng lalaki at paulit-ulit itong ipinapasok. Of course, ito ay gagalaw ng gagalaw at iikot na iikot doon sa loob. Of course, pwede itong masabit sa bawat part ng ari ng babae. So, hindi talaga sarap o hindi talaga sarap ang hatid ng bulitas na yan. Lalo na sa kalalakihan, hindi talaga hatid ang sarap sa kalalakihan dahil nasasaktan din yung kalalakihan kapag gumagamit ng bulitas na yan or ring na tinatawag. So, marami kasing klase yung gaya ng nasabi ko, maraming klase ang bulitas. So, some of men na gumagamit ng ganyan na kapag sila ay nagtalik. So, base sa mga pag-aaral na kadalasang cement, ang
pagpapakabit or cement na pagpapakabit ng bulitas dahil popular daw sa pagtatalik nila. So, dahil iniisip ng kalalakihan, mas popular sa pagtatalik ang ganitong bagay kapag may bulitas ka dahil ligaya mong babae, dahil nakakarating kung saan-saan dako ng daigting. So, hindi po yung totoo. Ang totoo po dyan ay hirap at sakit ang dinaranas ng kababaihan at pwede po itong magkaroon ng infection na tinatawag sa ari ng babae at pwede po itong mauwi sa cancer kapag po nasugatan or nagkaroon ng damage yung sa loob ng babae or yung sa lalaki. So, they claim that the sexual or partners na tinatawag sa mag-partner want to have a, you know that about sa pagtatalik sex na tinatawag is non-stop all the time. Ang gusto nila, kasi iniisip ng mga kalalakihan kasi kapag mayroong bulitas ang lalaki tapos nakipagtalik sa kababaihan ay gustong-gusto ng babae. At maya-maya itong mga ngalabit at tulang tigil ng pakikipagtalik or you know that sa kanyang partner. Kakalabitin niya ng kakalabitin. So base sa mga pag-risk ko daw, yun daw po yung mga source ng kababaihan, yung kakalabitin si Mr. kasi nga naganahan or nagustuhan or natumbok yung sarap po. You know that. Pero hindi yun, guys, dahilan na pag magpapakabit kayo ng bulitas. Dahil hindi lahat ng babae, mayroong babaeng nasasarapan na kapag may bulitas yung kanilang partner. Pero hindi po ito garantisado na gamitin nyo, guys. Kasi mayroong kababaihan na nasasaktan kapag sila'y ginamitan ng bulitas ng kanilang partner. Hindi po lahat ay nasasarapan. Dahil marami rin pong nagko-consult sa kanilang doktor o tinatanong kung bakit gumagamit ang kanilang asawa ng ganito. Bakit nga ba gumagamit daw ang kanilang mga asawa? Dahil nga, hindi kasi lahat ay pare-pareho ang ari ng lalaki. May maliit, may malaki, or may mahaba. Or yung iba kasi hindi sila makontento or meron silang tinatawag na sa kanilang sarili na hindi sila confident o hindi nila mapapaligaya yung kanilang asawa dahil maliit yung kanilang ari, so kailangan nilang gumamit ng ganito ganyan sa kanilang misis. So dahil nga sa ganitong mga bagay na ito, so hindi rin kasi para sa akin, hindi po talaga siya garantisadong gamitin para sa kababaihan. So dapat po nating alamin or meron kasi kalalakihan na hindi kontento sa kanilang size ng kanilang ari or pwede rin magpakapit kasi hindi nila na ibibigay ang gusto ng babae at gusto nila yung non-stop sa pagtatalik yung walang tigil ng maya't maya. So hindi po yun dapat gawin. So bakit nga ba nagpapakapit ang mga asawa nila ng bulitas? Bakit nga ba? So paliwanag ng isang doktor sa base sa research ko, hindi niya kino-complain kung ano ang size ng kanyang o kung ano yung meron siya na tinatawag sa kanyang ari o nakaumbok doon at akuyan o nasasaktan. Syempre guys, masasaktan yung babae kapag syempre may or yung lalaki kasi nakaumbok yung pinakabulitas or nandun yung sa pinaka ano, parang ring din, meron din kasi artificial na ipinapasok yung ipinapasok sa ari nila na parang condom na bulitas. So iba't iba kasing klase ng bulitas, guys. Pero hindi talaga makanda yung guys na gamitin sa kanilang mga asawa para lang mapasaya. So hindi po talaga ako dito aware kasi hirap po or magkakasakit po talaga kayo. So may mga ilang misses din daw na na dumudulog kung bakit daw nagpapakabit yung kanilang mga mister ng bulitas. So para daw mas mabigyan sila ng kaligayahan. Para daw mabigyan ng kaligayahan yung kanilang mga asawa, kaya daw po sila nagpapakabit ng bulitas. Pero para sa akin, no.
Take note, guys. Hanggang dito lang muna. Huwag ko nang pahabain, guys. Kasi ang haba pa nang i-explaining, igagawin kong explanation. Baka magsawa ko sa aking pagmumukha at mamura niyo na ako dito. So, gagawin ko na lang siya ng part 2, guys. So, yun nga. Hindi talaga ako aware sa ganitong bagay sa paggagamit ng palalakihan ng bulitas. So, hindi talaga siya aware dito. Or hindi talaga siya karapat-dapat na gamitin para sa akin. Dahil masasaktan naman yung mga asawa. Pero naman, mga kabayan, magugustuhan. Pero, ingat po tayo sa ating kalusugan. Dahil pwedeng mauwi ito sa cancer, kapag nasugat ang ari ng babae, infection, o mga bakterya na kakapit dyan. Kasi may posibilidad kapag tinanggal mo yung pinakabulitas mo, tapos piyasok mo ulit, mangangati po yun, or mangangalawang yung ginagamit mong bulitas. So hanggang sa muli, guys, dito ito muli si Alvera na nagsasabing, bago gawin ang lahat, mag-isip muna, think before you that. Okay? Guys, thank you for watching, and I think na karon ako ng nabigyan kayo ng aral about that sa bulitas na yan. So wag po tayong magbasi sa bulitas para lang mapaligayan natin ang ating mga asawa or ang ating mga partner. So guys, hanggang sa muli. Bye-bye. Comment. Bye, guys.